Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 274 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo nagbalik sa Manila Memorial Park sa lungsod ng Parañaque upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, sportsman at businessman na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo pang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay, at bisitahin ang huling antungan ng isang diplomat at politiko na dating isang ambassador, kongresista, at naging kandidato rin sa pagkapangulo noong halalan 2016. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng sementeryo ay ang huling antungan ni Ambassador Roy Señeres. Si Roy Villarreal Señeres ay sinilang noong ika-anim ng Hulyo taong 1947 sa bayan ng Mambusao sa Capiz. Siya ay isang diplomat at politiko na naging miyembro ng Kongreso noong panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Si Señeres ay nag-aral sa UST at nagtapos ng Bachelor of Arts at sa San Beda College ay nagtapos ng abogasya. Siya ay ganap na naging abogado noong taong 1971. Si Señeres ay naglingkod bilang labor attaché sa Abu Dhabi mula noong taong 1983 hanggang taong 1989. Taong 1994 nang itinalaga ng nooy Pangulong Fidel V. Ramos bilang ambassador ng Pilipinas sa UAE kung saan siya ay naglingkod hanggang Hunyo taong 1998. Sa kanyang panunungkulan bilang ambassador sa UAE, tinulungan ni Señeres si Sara Balabagan upang makalaya mula sa tiyak na parusang bitay matapos makapag-usap at makakuha ng kapatawaran sa gobyerno ng UAE. Si Señeres ay naging kolumnista rin sa tabloid na Filipino Star ngayon sa kanyang column na pinamagatang Amba's Briefs. Noong taong 2002, si Señeres ay tinalaga ng nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang chairman ng National Labor Relations Commission sa ilalim ng Department of Labor and Employment kung saan siya ay naglingkod hanggang taong 2005. Noong taong 2013, si Señeres ay tumakbo at nahalal bilang kongresista sa ilalim ng OFW Family Club Party List kung saan siya ay naglingkod hanggang taong 2016. Noong Oktubre taong 2014, ipinahayag ni Señeres ang kanyang balak sa pagtakbo bilang Pangulo ng Bansa sa darating na halalan 2016. Makalipas ang isang taon noong Oktubre 2015, formal na inilunsad ni Señeres ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa ilalim ng partido ng manggagawa't magsasaka. May isa pang nagdeklarang kakandidato sa pagkapangulo, Congressman Roy Señeres, na kumpleto na raw ang lineup hanggang sa mga senador. I am running for president. Si OFW Family Party List Representative Roy Señeres ang ika-apat na nagdeklarang lalabang Pangulo sa eleksyon 2016. Do you think hindi ka may kukonsider ng lumisa sa kanila? Hopefully, in the first place,
I am an incumbent congressman. How can a guy, incumbent congressman and a former ambassador, be declared as a nuisance candidate? Hindi raw siya tatanggap ng campaign contributions mula sa mga negosyanteng nagsusulong sa contractualization. Yung amin naman ay, give me a five, man. $5, give me a $5, man. Mag-ambag-ambag daw sila ng $5. Gumanon ako sa inyo, stop, 555. Tatakbo siya sa ilalim ng partido ng manggagawa at magsasaka na accredited daw ng COMELE. Bagamat makalipas ang limang buwan, noong ikalima ng Pebrero taong 2016, inihayag ni Señeres ang pag-atras ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo dahil ng kanyang lumalalang karamdaman. Lagasan na naman ng isa pang kandidato sa pagka-presidente, umatras na si dating Ambassador Roy Señeres. And upon the recommendation of my doctor who has advised me to avoid stress due to my long-standing diabetes. Pero di agad tinanggap ng COMELEC ang pagbawi ng COC ni Señeres. Kailangang si Señeres ang personal na mag-withdraw ng kanyang COC. Kumpletuhin niya ang mga isusumiting medical records na nagpapatunay na di na niya kayang tumakbo sa halalan. Makalipas ang 3 araw ng kanyang pag-atras, si Señeres ay pumanaw noong 8 ng Pebrero taong 2016 dahil sa atake sa puso, bunga rin ng kanyang diabetes. Siya ay 68 taong gulang. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cemetery del Norte sa Maynila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park, sa Parañaque at sa Marikina. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto nyo ang channel na ito at magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga na mayapang sikat at iba pang personalidad.